Hello Aries, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 31st, and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat, kundi yun lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Thank you. Kung ano mensahe ni Aries, 5 of Earth. Ayan, sumaring ang iba sa inyo dito, may mga fear, no? May fear of having lack of money. Yung gano'n. Or maaaring may fear na baka mabalan kayo ng trabaho. Anong mangyayari? Baka may takot ang iba sa inyo na anong mangyayari sa akin kapag nawala ang kaperahan ko, nalugi ang negosyo ko, or mawalan ako ng trabaho at kung ano-ano pa. No? Maaaring may mga ganong naiisip, ganong nararamdaman ang iba sa inyo dito, Aries, no? And it's just in your mind, okay? Yun ang sinasabi ng mensaheng ito. Maari din na ang iba sa inyo dito, yung parang may luck mindset, no? May luck mindset. Yung parang pakiramdam ninyo, may kulang. Pakiramdam ninyo, kulang pa rin kayo ng kaperahan, kulang pa rin kayo ng resources, maaring may mga ganon, ano? But that is just in your mindset, makakaya ninyong baliktarin yan, no? Makakaya ninyong i-transmute yung negative mindset na yan into a positive one. Para yun din talaga naman yung ma-attract ninyo sa buhay ninyo. Lahat ng magaganda at positibo lang na mangyayari, di ba? Maaring instead na kulang, no? Instead na lack mindset, ang ilagay ninyo sa isip ninyo, no? Mas maganda na ibaliktarin ninyo yan. Instead na lack, doon tayo sa abundant mindset, no? Dahil masyadong makapangyarihan, di ba, Aries, ang kaisipan natin, no? Kung anong naisip natin, yun ang maaaring mangyari sa buhay natin. Yun ang namamanifest natin sa buhay natin. Kaya doon na lang tayo sa abundant mindset. Yun na lang ang itanim natin sa isip natin. Yun na lang ang pag-focusan natin na magkaroon tayo ng abundance, no? Instead na magkaroon tayo ng scarcity or ng pagkukulang, no? Sa kaperahan. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Four of Fire. Ayan. So, this is celebration, no? May celebration dito. May mga okasyon, achievements siguro, or accomplishments na magaganap, no? Sa iba, para sa iba sa inyo dito, Aries. Kaya napakagandang pagkakataon nito para i-take advantage ninyo, no? Para makapag-unwind kayo, para makapag-step back kayo ng kahit saglit lang, no? Sa kung ano man yung nagpapa-stress sa'yo, sa kung ano man ang daily routine ninyo, sa kung ano man ang lagi ninyong pinagkakaabalahan. So, pahinga muna kayo dyan at i-enjoy nyo muna yung sitwasyon na to. I-enjoy nyo muna yung celebration na to, no? Kasi maaari din, Aries, na kayo yung may isa-celebrate, di ba? Maaring kayo yung merong achievement, maaring kayo yung merong accomplishment dito na isa-celebrate ninyo with your family, with your friends, yung mga ganon. So, i-enjoy nyo, no? I-enjoy ninyo ang pagkakataong ito. Maaari din na kayo yung maiimbitahan din, no? Maiimbitahan kayo ng kaibigan, kapamilya, para makipag-celebrate sa kanila. Maaring mayroong okasyon, kasalan, engagement, no? Maaring mayroong reunion dito, no? Or maaring mayroong mga birthday party, maaring ganon. Ang iba naman sa inyo dito, Aries, maaring ito rin yung point na ma-feel nyo na yung contentment, yung happiness, yung peace, no? Yung abundance, no? Maaring ganon din ang ganap ng iba sa inyo dito, Aries. At napakagandang pagkakataon yun, no? Napakagandang period ng buhay ninyo ito na talagang yakapin ninyo ang lahat ng blessings na yan, no? Mas magandang yakapin ninyo ang abundance, di ba? Kesa doon sa lack mindset. Kaya maaari talaga din na ang iba sa inyo, you will learn to release,
no, yung negative thought na yan, na, na mga takot, mga ganyan. So, maaaring gagawin talaga ng iba din sa inyo dito, Aries, na alisin ninyo sa isip ninyo yung lack mindset, at instead, ayayakapin ninyo dito ang abundant mindset, ang prosperous mindset dito. At maaaring dumating yun talaga, maaaring yan ang mag-manifest, no, sa buhay ninyo, kaya naman mayroon kayong abundance, diba? So, maaaring ganon, that is a beautiful turnaround para sa sitwasyon ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have Ace of Fire, napakaganda. This is new beginning, Aries. This is new beginning. I feel na ang iba sa inyo dito magkakaroon ng opportunity para sa isang bagong idea, bagong plano, may mga a new inspiration na maaring dumating sa inyo dito, Aries, na maaring yan ay related, no, sa finances. Maaring yan ay related sa financial opportunities, no? Maaring ganon. Maari talaga na meron din naman ditong opportunity for career advancement, no? Maaring meron din dito mga promotion siguro na madadating para sa iba sa inyo dito. At you know, kung ano man yung new beginning na to sa inyo, Aries, I feel na this is a life-changing opportunity. No, this is a life-changing opportunity. Kaya I feel talagang it's going to inspire you, it's going to ignite your passion dito, Aries, at tuloy-tuloy na to, no? Magsisimula kayong pumasok sa bagong pintong ito and magtutuloy-tuloy kayo dyan, at you are going to succeed, no? You're going to succeed dyan at magkakaroon talaga kayo ng abundance, no? Magkakaroon kayo ng abundance. Parang dito magki-kickstart, no? Yung abundance sa buhay ninyo, Aries. Kaya good luck sa'yo, no? At I really feel na matatabunan talaga. Yung lack mindset na yan, matatabunan yan. Yung fear about money, no? Matatabunan talaga niya ng mga opportunities na to, no? Matatabunan niya ng mga energies na to. Kaya that is really exciting. So, tignan natin kung ano pa ang message ninyo. Final message for Aries. We have the butterfly. Ayan. So, this is change. This is transformation sa buhay ninyo, Aries, na parating. No? Maring ito. Ito maghahatid talaga ng transformation sa buhay ninyo. Dahil new beginning ito. New beginning energy. So, maraming pagbabago. Life-changing opportunities ang maaring dumating sa inyo. And that is going to bring a massive transformation sa buhay ninyo. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Dio, I hope you're doing well, and this is your daily messages for May 31st. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga reading. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. So Leo, paano mensahe ninyo? Wow, we have number 18, the moon. At meron tayong guidance ni Archangel Haniel. Ayan, so napakahalagang mga psychic insights, no? Ang parating sa inyo dito, Leo. May mga mahahalagang gabay, no, intuitive messages na ihahatid sa inyo dito ang Divine Universe para sa inyo, Leo, that is going to help you out, no, sa pag-navigate mo ng inyong sitwasyon ngayon, kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Okay, there is divine guidance, kaya napakahalaga na mag-check in kayo sa iyong intuition. Lagi ninyong susundin, papakinggan ang kung ano man ang binubulong sa inyo ng iyong intuition, because that is the direct message sa inyo ng Panginoon. Okay? Maari din ang iba sa inyo dito may mga takot kayo, no, na nararamdaman, at maaring yung mga gabay na to na ipinapadala sa inyo ng Divine Universe, yun ang magbubukas ng pinto para malabanan ninyo ang takot na yan, para makontra ninyo, no,
ang mga takot na yan na nararamdaman ninyo at matabunan na yan ng love, ng determination, matabunan ng patience, no? Matabunan ng drive, yung ganon. So, now is the time for you to release that fear. Yun ang sinasabi din ng mensaheng ito. Release that fear na dahil kung patuloy ninyong mararamdaman or yung parang naalagaan ninyo sa sarili ninyo yung takot, no? That is not going to bring you anywhere. Kasi, syempre, kung takot kayo, mapipigilan kayong mag-take action. At pag hindi kayo makapag-take action sa kung anumang bagay, then there's no movement. Walang progress, diba? Walang mangyayari sa mga ideas ninyo, sa mga plano ninyo sa buhay. It's just going to hold you back, no? Kaya yun ang mensahe sa inyo dito ng The Moon Energy na it's about time to release fear, okay? Two of Water, napakagandang mensahe, nakakakilig na mensahe dahil maaari ang iba sa inyo dito ay may bagong relasyong papasukin, no? Maaring meron din kayong pagkakataon dito na makilala nyo na yung mga mag-i-inspire talaga sa inyo ngayon, yung mga taong muling bubuhay ng natulog ninyong pag-ibig siguro, no? Maaring nanggagaling kayo sa isang relasyon na mapait ang nangyari before, may mga frustration sa inyo at ngayon nag-heal na kayo at ngayon maaring makilala nyo na yung bagong tao, no? Na magpapakilig muli sa inyo at magpapatibok muli ng inyong puso. Maari din ganon, no? At kung nasa established relationship na din kayo, Leo, ito din yung pagkakataon na maaring mas magiging more loving, more passionate kayo sa bawat isa, mas magiging harmonious and peaceful ang inyong relationship, you know? Mas magiging close kayo, no? Mas magiging matibay ang inyong relationship. Ang iba sa inyo dito na maaring may mga rough patch na pinagdadaanan din sa relationship, makakaasa din kayo na around this time, you know, parang lalambot na din ang mga puso ninyo, yung puso mo at ang puso ng iyong person at maaring makapagpatawad ka na or yung person mo, no, ang magkaroon na din ng realization na kailangan na din magpatawad, yung mga ganon, no? At maayos na kung ano man ang iyong pinagdadaanan, kung ano man yung mga conflict ninyo ay maaring mag-reach na kayo sa peaceful resolution, no? You also have King of Water. Ayan. So, very emotional, no? Yung araw na to for you, Leo. Talagang I feel na lalambot ang puso dito ni Leo or maaaring lalambot ang puso ng iyong person. Pasensya na po sa mabusinang truck na yun. Napakalaking busina. Napakalakas. So, I feel dito for some of you din, Leo, na maaaring ang iba sa inyo is reaching out to someone, no, na makakapag-advise din sa iyo or makakapagbigay sa iyo ng input, no, kung paano ninyo kakausapin ang iyong person, no? Kasi maaaring maglalakas ng loob ikaw, Leo, na ikaw na yung magpapakahumble, ikaw na yung magre-reach out sa person mo kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan, no? Maaaring hihingi ka ng advice dito to someone na talagang na pinagkakatiwalaan mo ng iyong personal na buhay, na kwento ng buhay, no? Kaya I feel na ang iba sa inyo dito, makakatanggap kayo ng advice from a very compassionate person, yung very sensitive person, maring ganun at yung pinagkakatiwalaan ninyong tao talaga, no? I feel na talagang magbubukas ang puso, no? Lalambot ang puso ni Leo ngayon para sa pagpapatawad, para sa pag-aayos, no? Ng kung ano man ang sigalot or yung hindi pagkakaintindihan ninyo at ng yung person, no? And Leo, this isn't going to resonate with everyone. Kaya kunin nyo lang kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Okay? Thank you. Tingnan natin kung ano yung final message ninyo. We have the butterfly. Ayan. So, may mga
konting adjustments na mangyayari sa buhay ninyo around this time. Maaring yan ay about sa inyong relationship dynamics. Maaring yan ay about sa pakikipag relasyon mo. Maaring yan ay about sa pakikisama mo sa iyong person. Maaring doon ang area na kailangan mong baguhin or doon ka mag-create ng changes, no? So good luck to that, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 31st, and this is for all Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. Thank you. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. So Sag, we have number 16, life experience. At ang we also have Archangel Shamuel dito, no? Guiding you. So, ayan, may mga significant life event na mga ganap sa buhay ninyo dito, Sagittarius, mga pagkakataon nito, no? Na hindi ninyo sukat akalaing mangyari, maaring mangyari, may bigla factor ito. This is going to be a significant change, or, you know, may sudden change din ito, na alam mo yun, may gulat factor talaga, may gulat element ito para sa inyo, Sagittarius. May mga malakihang pagbabago dito sa buhay ninyo, maaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo yan, or maaring isa, no, isang major area ng buhay ninyo ang magkakaroon ng malaking pagbabago, no? At you know, yung pagbabagong ito, at first it might be uncomfortable for you, no? Pero you know, Sagittarius, at the end of the day, kapag nakapag-adjust na kayo, kapag naisip-isip nyo na, na-process nyo na, na-digest nyo na kung ano yung mga naganap, no, na mga bagay, na mga events sa buhay ninyo, ay pagpapasalamat ninyo yan. No, I'm pretty sure you're going to say, thank you, Lord, no, for bringing me to this opportunity, or for bringing me this opportunity, no, ng pagbabagong ito sa buhay ko. Kasi, ano to, Sagittarius, yung event na to, no, this is going to bring you to a place where you will be in alignment with your destiny and with your life purpose. Kaya, talagang you will be very thankful, no, dito. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have Six of Earth. Ayan. So, napakagandang mensahe din ito for some of you. This is a gift of money, no, na maaring dumating. Maari din ako ang kailangan ninyo, suporta, assistance ng ibang tao that is going to come din sa inyo. May mga taong lalapit talaga sa inyo dito. Depende sa inyong pangangailangan, no, Sagittarius. Kung kailangan ninyo ng pera, there are going to be people na tutulong sa inyo. Maaring may magbigay ng pera, maaring may magpautang sa inyo, maaring may magbigay ng bonus, no? It could also be a windfall, no? Na maaring mangyari. Kung ang kailangan naman ninyo, suporta, no? In some way, kailangan naman ninyo ng advice, opinion, you know, you will get that as well. May mga tao talagang dadating at magkukusang mag-effort, no, para matulungan ka, no, sa area na kailangan mo ng tulong. At this is really beautiful kasi I feel na ang iba naman sa inyo, may mga pintong magbubukas para sa inyo, para sa bagong karera, no. Maaring ang iba sa inyo dito ay talagang meron sigurong career change, no, na iniisip, at ngayon may mga pagkakataong merong dadating na opportunity para magawa mo talaga ang career change na yan. Meron din ditong maaring pagkakataon para magkaroon ka ng chance na mabayaran mo yung mga utang ninyo, because maari sa bonus na matatanggap ninyo, maaring malaking pera yan, or maaring makatanggap ka dito ng financial gift, diba, from other people, at that will be more than enough
para doon sa pangangailangan ninyo. Kaya maaari talaga na magkaroon ka pa rin ng extra para makapayad ka ng utang, para makapag-save ka for the rainy days. May mga ganong sitwasyon din ang iba. No, na ganyan. So, we also have release. Ayan. So, we have Archangel Azrael guiding you dito, no? This is the end, no? Of a difficult situation. Kung ano man ang mga problema ninyo dito, no? That is coming to an end. May mga obstacles siguro kayo na pinagdadaanan. May mga challenging and burdensome situation na kinakaharap ang iba sa inyo dito. At sinasabi ng mensaheng ito na this is the end of it, no? Malalagyan na ninyo ng tuldok yan dahil mahahanapan nyo na ng solusyon. Maaring yung difficult situation na yan ay maaring in terms of kaperahan, no? Matatapos na yan is because you are receiving support, you're receiving help, you're receiving windfall dito. Kaya maybe ito yung magiging tuldok sa problema ng iba sa inyo dito in terms of kaperahan, no? So, may ano kayo dito, may pagkakataon na kayo dito para mabago ang iyong sitwasyon in terms of finances, or maring on a spiritual level din ang ganap ng iba sa inyo dito. Kaya whatever that is, no, you are going to release that kung ano man ang mga bagahe ninyo na bitbit pa ninyo, no, from that difficult situation. You are going to let that go, lahat, no, i-clear nyo ng lahat yan dahil problem solved na yan, case closed na, kumbaga, no. Kaya panahon na para mag-move on na kayo. Panahon na para magsimula kayo ng bagong buhay, magsimula kayo ng fresh start, ika nga, sa kung ano mang area ng buhay ninyo yan. Okay? So, kuha tayo ng final message ni Sag. Final message ni Sag. We have the baby girl. Ayan. So, this represents new beginning talaga, no? May bagong chapter ng buhay kayo na sisimulan. This could be this one or could this one, because both of them, no, merong new beginning energy. So, depende sa inyong sitwasyon. Iba't ibang area ng buhay ninyo ang maaring magkaroon ng pagbabago ngayon, and you are going to enter a new chapter, no, sa buhay ninyo. Maari din na yung baby girl na to, no, ay talaga naman totoong baby ang i-welcome ng iba sa inyo dito, Sag. Maaring buntis ang iba sa inyo, maaring ang iba sa inyo yung manganak na, or yung person ninyong manganak, maaring gano'n, no? Kung ganyan ang inyong sitwasyon na mag-welcome kayo ng bagong baby, congratulations. That's a huge blessing, no? So that's all I have for you, Sag. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.